gagamitin, no, yung oil natin, it's a synthetic cycle oil and it's from Japan. So I prefer this one kaysa sa Yamalube kasi nga kaya Japan siya eh. Tsaka, ayun. And meron din po tayo na ano, yung pangsalok mamaya sa oil. Ayan. And gumawa rin po ako ng embudo. Since wala akong embudo sa bahay, so nag-improvise ako ng ano, yan, mineral water ho, na bato. Then ginawa akong embudo. Ayan. Tsaka sa mga tools naman, meron tayo ditong ano, spanner. Yung ito. Yung sa term ho namin sa amin is ito ay birador. Pero pag hindi ho kakayanin, gagamit ho tayo ng ratchet. Ayan, ito ho. Na may 12 gauge. Ayan, nasakit. So, ito po yung drain plug. Ayan. Dito rin ho natin ipapasok mamaya yung oil. So, tingnan natin ho yung oil niya if kailangan na ho i-change oil. Alright. So, ayan ho, sa nakita nyo, mukhang kailangan na ho i-change oil kasi medyo dark na ho yung oil niya. Pero sa bago mamaya. Alright. So, yung gagawin ho is i-clean lang muna natin ito. Ayun na, malinis na. Linisan ulit. Ayan. Okay. I think it's time to unplug the oil. So, yung gagamitin natin dito, yung number 12 ho na socket. So, ito ho, ilalagyan natin ng pangsalo ng ano, ng oil para ho, hindi tumilapon yung oil tsaka hindi maging messy. So, dito ho yun. And, na-try ko na rin ho to yung, ano, yung spanner na to. Yung wrench. Kaso, hindi ho kaya. So, gagamit ho tayo ng ratchet. Okay. So, ito ho. Pa-plug ko na siya. Sana mag-gasya. Ayun. Kumasya. Sorry. So, dito ho yun. Kung makita nyo, ayan, perfect na. Okay. So, ito na guys, nalalagay na natin yung ratchet. Be careful ho, baka ma-loose thread. So, dapat tamang-tama ho talaga yung ano, yung fitting niya and everything. So, ayan na. Lulugan ko na. Ipapahanginan natin para madali ho madrin yung mga madumi yung mga carbon kasi ho yung carbon yung nagpapaitim ng oil. Okay. So ayun guys, nasasaksa ko lang yung compressor para meron tayong pahangin. So ayun guys, na-try natin i-kick, no, para madrin pa yung mga nasa loob ma-decompress. Okay. So, ayan guys, no, hindi na nagdi-drip. So, yung oil ho, sasalin ho natin dito para ho magamit pa natin yung pangsalo mamaya. At pag nagpahangin tayo, hindi bubulwak yung oil sa baba. So, yung gagamitin natin is yung compressor ko, yung hangin galing sa compressor. So, ayan ha. Huwag lang natin ang bahagya. Huwag yung masyadong malakas. Ayan. So ayun guys, nakakatapos ko lang mag-drain. And yun, bagyang maglinis. So yung gagawin na yun natin ngayon is maglilinis ho tayo ng drain plug tsaka yung yung dipstick. Ayan. Yung pinapaglinis ko kerosene.
next natin gagawin is babalik ho natin yung drain plug doon. Na, para malagyan na natin ng oil. So, hand tight lang muna. Hand tight lang natin. Gagamit daw natin tayo ng ano, ng ratchet. And again, make sure na naka-fit po para hindi ho masira yung thread. Tsaka, one more thing, isa sa mga pinaka-importante, huwag ho masyadong mahigpit. Kasi may tendency na mababali yung bolt at mahihirapan tayo niyan. Ilalagay na natin yung embudo tsaka yung oil. So, again, double check kung malinis. Ayan. Importante ho yung kalinisan dyan. Kasi ho, delikado sa makina pag may mga hangin, bato, ganyan. So, lalagay ho natin yung embudo. So, double check. Okay naman. So, ayan ho, ipapasok natin yung oil. So, ayan ho, no? Okay na ho. And, lilinisin na natin yung mga konting spill. And, ayan. Pagkatapos natin maglinis, pwede na ho natin ibalik yung lipstick para malakas yung oil sa loob. Ayan. Huwag masyadong magbet. So, ayan na, tapos na tayo, no? Tingnan natin kung yung oil is okay compare ho kanina. So, ayan na. Ayan. So, nakita nyo ho, bihamak na mas malinis compare ho kanina dun sa nung hindi pa na-change oil. So, ayan guys, try natin pandarin, no? Yung importante ho, pag pinandar natin, huwag muna natin i-rev. Or pipihit yung silinyador kasi yung oil hindi pa ho naka-ikot sa makina, nasa baba pa lang ho yan. So mas maigi ho na start lang muna, idle lang. Ayan. Ayan ha. Wala. Mas maganda yung tunog kesa yung kanina na hindi pa na-change oil. Ayan ha. So, siguro hanggang dito na lang and marami hong salamat sa panonood and sana hong matulungan nyo kasi ho, konti pa lang yung subscribers ko. So, pwede nyo i-click yung subscribe button tsaka yung like button as well. Tsaka lilinawin ko lang, hindi ako mekaniko. So, this is a do-it-yourself procedure. So, pasensya na ho sa mga mekaniko dyan kung may mali ho akong procedure. Alright, so next time mo susubukan natin galingan para lalong gaganda yung video natin. So, sa ulitin ho, hindi pa ho nakasubscribe, pwede nyo ho i-click yung subscribe button. Thank you very much and have a blessed day. God bless you. Goodbye.